ng game number 3, Midnight? We'll see. Pero first game pa lang naman. So, there's a lot of things to expect. And again, James Punks is on the link. Interesting note, however, naka-typical James Punks emblem siya. Yung weakness finder. Yung weakness finder talaga eh, no? Pero, feel ko, kinakailangan din talagang maganda ulit yung connection nila ni Der. Kasi natatandaan natin nung naka-link tsaka Teresa sila nung pangit yung pasok ni Der. Oh, sabi ni James Punks, pre, pangit talaga eh. Ang pangit, di ko trip eh. Pero panalo naman sila sa game na yun ah. Oo, pero ngayon naman nakabarats. So, basta mahuli, basta makain ni Der, alam mo na kasunod niyan, kebab combo yan. Kebab, Tutusok-tusok ni James Punks yan. Pero nauna yung kagat bago yung tusok, no? Oh, kagat muna, syempre. Kadiri! So, may laway. May laway, tapos yung kanila isa serve. May extra, pero ito. Wala, ano, yung nasabi mo na nga, no, yung weakness finder ni James Punks, yun yung kanyang gamit. So ano, tingin ba natin kahit may Angela yung kalaban, hindi siya matatakot na sumugod na sumugod? Well, honestly, yung Angela naman kasi isa lang yung kaya bigyan ng heart guard. So at least may pang force dito yung Fnatic Onyx Philippines doon sa tatalunan ng Angela. And again, meron naman silang barats eh. So andun yung ano yan, andun yung target prioritization for the side of Fnatic Onyx Philippines. Unless maunang pumasok dito yung Baksha. But still, may punish na pwede manggaling doon sa Detonus Welcome. Isipin mo rin yung layering ng CC because of the edit. And of course, yung Shred na pwede manggaling dito kaya Ligod Kid. Nakakita tayo kanina ng magandang performance ng Edith tsaka Vexana. Ang last nila magpatalon, parang hindi na nila pinapababa yung kalaban. Tapos ang dali nila mababurst down. But in 7 seconds, unang turtle ay lalabas na Fnatic Onyx PH. Alam natin na sobrang aggressive ng team na to na lahat ng objectives parating gusto nila kunin. Pero actually, maganda kay James Fox nga pala. Minsan binibait out nga pala nila yung turtle. Kills yung inahabol niya. Oo, bahala kayo dyan sa inyo na yan. Ganun yung idea. Oh, parang Liquidora kanina, no? Hindi nila na-flip si Baksha rito. Napagamit na ng tortoise po sa Weber. And James Fox! Oh! Okay, medyo miss yung timing ng retribution dito. Heart guard has been used here. Oh, and James Punks, wala siyang makukuha ang kill. The sustain is there. And inahabot na yung Ling. James Punks will fall on the back of the CC and Angela combination. There, makakali naman siya. And auto-invade mula kay Baksha kasi sabi niya nag-retry yung Ling. Nag-retry yung Ling. Actually, hindi nga niya tinali yung orange buff eh. Ginawa nila, gusto talaga na i-contest yung turtle. So ilang hits na lang yung orange buff. Binitawan ni Ling, nag-lynch poise. Unfortunately, Finch. Ay Finch poise pala. Lynch, pinagsama ka ni Roger tsaka Ling. Lynch poise, man. Sobrang nakakatakot yun. Pero jokes aside, no, si Salem na out-retreat si James Punks. And that was a huge swing kasi nakakuha na nga sila ng 2 kills. Mm-hmm. Na-delay pa nila yung Ling. Nakakuha na pa nila ng objective, yung Fnatic Onyx PH. Yeah. Pero nakasasin din naman siya. Ooh! Sino nakakuha? It's the second time around. Medyo maaga yung retry dito ni James Punks. And kaya kita dito mapapahamak. Primal na ginamit na. Pero the sustain and the damage is still there. Ito ang kinalakasan ng isang Baksha. Okay lang. Pinoy naman yan si Salem. Kahit Singapore team to, si Salem at si Super MJ again, mga kababayan natin. Pinapakita lang nila na kahit saan parte ng mundo, pag may Pinoy, napakagaling talaga mag-retry. Na-out-retry itong si Man with the Million Moves na si James Punks. Pero knowing Fnatic Onyx PH, wala din naman para silang minana. Wala silang pake sa early or sa mid. Basta makakuha sila ng buwelo, especially sa mga setups sa pwede gawin ni Derek Kekedot later on, makakabawi at makakabawi sila. Yeah, may late game presence naman yung Fnatic Onyx Philippines. But again, as we've said earlier, mas gusto sana nila magkaroon ng mid game momentum with the Brody. But as it turns out right now, Vanguard Esports, lumalamang sila sa early to mid. So baka hindi nila magamit yung Brody in the way that they want from Fnatic Onyx Philippines, and baka mag-pull ahead lang si Kari pagdating sa farm. Actually, yung Fnatic Onyx... Okay, nag-purify. Nag-purify. Patay siya dapat dun eh, kung di siya nag-purify eh. Full stock yun eh. Magaling yung masakit, pero teka lang ha, parang may nakain nata dito. Ginamit ang ating Tempest of Blades, James Punk, sakto lang naman sa Torre, kaya naman naka-counterpunch ang Fnatic Onyx PH dito. Kaya kailangan tutumba ka pala naman ang buhay ni Nick Stain. So an XP laner for a roamer. Pero Vanguard Esports ngayon, parang sa kanila na mapupunta yung turtle. Medyo hindi maganda yung trade na yun. Ha? Pero nag-retry naman yung dalawang jungler. So Vanguard Esports, this will be a free turtle to take. Wala rin dito na si Welcome. So I don't think Salem will be scared of getting this turtle stolen. So Fnatic Onyx Philippines, farm lang para sa Ling. Kasi ang habol na nila dito is yung scaling ng kanilang lineup. Ay si James Punks ha. Oh, looking for a kill.
Then nakapag-retry pa nga doon si Salem. So again, Vanguard Esports, nakuha na naman yung kanilang objectives na gusto. Pero may play silang gustong gawin dito sa bottom lane. Kung nahihirapan sila makapagsabayan sa trio mid ng Vanguard Esports, doon kami sa baba! Kukunin namin yung gold laner nyo! Yeah, si ano lang naman, si Dar lang naman yung nagpakita sa Turtle Pit. Ayun na! So, kailangan pa rin hintayin yung retry. Pero sa may bottom lane, sinariban ng Angela. Grabe, sinabugan! Oh. Ng mga dumarating na CC dito from Fnatic Onyx Philippines. And mapapatay nila si Chobi dito. Pero nandito na rin yung damage output ng Brody. Oh. Pati na rin nung Eternal Guard. Hinahabol sila dito. Oh, hindi maabot. Pero final round, malaki kekedot. Napakatapang ngayon ang Fnatic Onyx PH 3 members low. Welcome. At nakain pa nga dito na welcome. That's gonna be all to Salem. Flip, flip. Down ba nila? Grabe. Yun na, burst down nila. Grabe yung chain CC. And all the while, lahat ng nangyayari for the side of Vanguard Esports, nagpa-farm lang yung Ling. Yung Ling, humahabol na ulit in terms of gold. Lamang na nga actually over Salem. Galit sa armor yung Brody. Galit sa armor. Heptasis, Malefic Roar. THS na sarad niyan. Wala na. Ano na, kahit may Angela Cup, actually feel ko nga sabi ng Fnatic Onyx Face, at di natin kagad binurst yung carry. Para nakalapag yung Angela, naka-double kill pa sana tayo noon. Well, in fairness naman, medyo kailangan din talaga nila patayin kagad yung heroes ng Vanguard kasi pwede nga niya, pwede nga lumaban pabalik. Oo. So, Fnatic Onyx Philippines, nakikita natin yung strength ng kanilang mid-game lineup. Imagine if naipanalo nila yung early game, sobrang laking snowball nito for Fnatic Onyx Philippines. But ang ganda naman sa kanilang lineup is hindi naman sila auto-lose pag nawalan sila ng momentum. Again, may damage output itong lineup ito. And enough din yung kanilang chain CC para tapatan yung late game ng Vanguard Esports. Kumbaga kahit naka-early yung Vanguard, the lineup of Fnatic, no? Makakabawi at makakabawi pa rin as you mentioned. First in extend, back siya. Na-anticipate nila kaya Kekedot ngayon. Earth Shatter, sakto din yung paglapag ng Iggy Boy. Pero si Salem, napapalayo nga. Oh! Tatama pa rin doon yung Torn Apart Memory. That's gonna be a jungler down. There din naman tutumba sa kamay oh ni Chuni. Oh my goodness, Brody. Grabe ngayon si Lay Good Kid na kanina hindi natin napapansin. Nagpaparamdam na ngayon yung gold leader ng Fnatic Onyx. Yeah, ramdam na natin yung damage output ng mga cores dito ng Fnatic Onyx, Fnatic Onyx Philippines. And medyo mali din yung nabanggang target ni Salem dito. Binanggaan niya yung Edith. And nag-reset yung kanyang hero with the Primal Wrath. Oh. Actually, he was dealing so much damage inside a teamfight. Retry medyo palyado pero at least nakuha na ng Fnatic Onyx Philippines ang kanilang mid-game. Grabe to si ano eh. Kung titignan mo yun sa triplay. Si Edith nga! Tapos na onward! Dyan. Ang takal niya na buhay dyan. Tinamahan pa sila ng Eternal Guard. Naka-reset enough yung oras para makapag-stack dito si Lay Good Kid for the Thorn Apart Memory. Ang takal kung di nasabi yun ah. Oo. Huling sinabi ko parang 2 months ago ah. Yung Thorn Apart Memory. Oo, oh, wala, nawala, nabura sa mapa yan si Brody. Pero ngayon, pinapakita ni Lay Good Kid na viable option pa rin talaga ang Brody sa kamay ng tamang team, sa kamay ng tamang tao. Fnatic Onyx PH, yung sinasabi mong mid-game momentum na gusto nila makuha. Parang nakukuha na ata, that's gonna be a 2K gold lead. Nakuha na sila ng Tori sa taas pati sa baba. Wala pa palang Tori nakukuha yung Vanguard Esports. Yeah. Ano kaya yung next item dito ni Lay Good Kid? It could be the Halberd, could be also the DHS. I think mas efficient yung DHS para at least habang lumalaki yung HP rito ng Vanguard Esports, mas lumalaki yung scaling ng damage output ng Brody. But it could also be the Sea Halberd, honestly. Oh, James Banks. Okay, makakatabo siya mula doon sa CC and back siya. And ito rin yung kinagandahan ng link pick ng Fnatic Onyx Philippines. Walang punish masyado from the side of Vanguard Esports kasi wala rin CC na magpapababa sa kanya sa pader. Oh, Eternal Guard. Tapos stolen Eternal Guard. Torn Apart Memory para ma-clear yung minion wave and mapapababa din yung HP ni CC. Ang sakit actually, ni Chobi, ha? Ni Kari pala. Kahit nakasanib yung Angela doon, halos nag-almost 1/4 yung buwan yung ano dito yun, ni Luxion State. Yung ano yun, yung Torn Apart. Ay, yung Torn Apart pala yun. Oo, kala ko dito na sa Cyclone 9 lang pala. Up, okay, si Chobi. Pwede niyang paresa niyan, ha? Free tower to, free tower. Okay, free tower sa gitna. Mukhang free tower sa likod. Sabi, minakro, boss. Uy! Sinalubong! Sinalubong ni Keke doon. Ito si Salem kasi alam nilang gusto nila i-burst down. Itong back siya. Iggy Boy! Nandun ba? Oh! Torn Apart Memory. Not gonna be enough. Pero wala pa rin casualty for Fnatic Onyx PH. Show bilang ata. Pero makaka-flicker out pa rin naman. Nako, nagamit yung curtain call at hindi na nga makakatakas doon si Chovy. That's the trade na hinahanap ng Vanguard Esports. Yung Ling, ang daming kinuha. pumush pa pala sa baba. Dalawang tore yung kinuha niya.
Kung gugustuhin nga niya i-push yung gitna, sige, pero may major objective ngayon na merong Lord. Next day, nasakot talaga ng pag-zone kay Der, pero okay lang, hindi yan yung jungler. Nakakain pa nga, Daytona's welcome. Ayun na naman yung Chain CC na out. Red, oh! Pero nakapag-tennis of late pa rin out. Mahabol ba kaya dito ng mga members? Tinaray mo 4 blades. Pero, na-burst down ni Luxionstein. Crucial mistakes coming out from Fnatic Onyx Philippines. Number one, na-cancel ni Legood Good yung isang hit niya kanina for the Thorn Apart Memory. Pero mamaya natin pag-usapan niya, Super MJ falling pretty low and bumagsak yung backshot na tunaw mula sa Brody. Sakit. A very small pickoff na nakuha dito ng Fnatic Onyx Philippines even though they lost the Lord. And again, those mistakes, yung kaninang na-cancel ni Legood Good yung isang hit and yung Ling na hindi nag-contest ng Lord now led to this situation na nakuha ng Vanguard Esports yung Lord. Although hindi naman magagamit yan, but still, Fnatic Onyx Philippines, they are playing towards the late game of Vanguard Esports. Oh, ayaw mo talaga umabot sa late. Again, that's a carry na may Angel lang pwedeng any given time mapoprotektahan, mapapabilis yung movement speed. Nakakatakot. And so far, hindi nga nila mapagana yung ano. Hindi nila masyado ma-activate si James Punks. Ang hirap, medyo nahihirapan. Kaya pero maganda pa rin yung response niya, resorting to getting towers. Again, sabi mo nga, nakadalawa doon sa baba. Although nag-try siya kumontest ng Lord, na-out-retry na naman siya ni Salem eh. Hindi siya umabot, hindi siya umabot. Ay, hindi ba siya umabot? Ah, okay. So ngayon, Fnatic Onyx PH, in terms of clashes, nakikita natin, lumalamang din talaga sila. Pero again, if makakuha na naman ng objective yung Vanguard Esports like the Lord, matatawid talaga nila towards the late game. Baka mapaikot pa nga ng Vanguard yung kita ng laro. Yeah, pero as the state of the game right now, lamang na lamang sa farm yung Ling. Even though sabihin natin may late game dito yung Vanguard Esports, there's just so much damage dealers on the side of Fnatic Onyx Philippines. Sobrang kahaman ni Lee Good Kid. Blade of Despair yung binuo niya, hindi Halberd, nor the DHS. Sabi niya, I want damage. And may BOD rin yung Ling actually. Sobrang yayaman ng course ng Fnatic Onyx Philippines. Sabi ni Lee Good Kid, ay tinanong siya, how much damage do you need? Yes. Pero conceal nandito. Nakaamoy naman si Super MJ, napigilan yung potential na pwede gawin ng Fnatic Onyx PH dito. Sakit ng damage yung Brody. May BOD na yung Heptasis, tapos Malefic Roar, ang daming items. Grabe yung U-turn. Grabe yung U-turn ng anong back siya. Ano kung hindi siya nag-U-turn doon, nasalo siya nung edit, tapos yatap na siya. Ano tawag doon? Drift. Hindi na U-turn yun. Kasi ano eh, mabilis eh. Tapos ano sabi. V-turn nga yun eh. V-turn, kikita ta. Abrupt eh. Yun lamang. Yung lamang. Oh, CC? Torn Apart Memory! Tumama! Yung Torn Apart Memory, Tables of Blades. Ngayon naman si James Box. Gusto mo kayo sa Onto the backline. Napakasakit na nga ni Luxionstein ngayon. Nasa lupa nga niya yung gulong doon ni Baksha. Pero sabi ni Legood Kid, ako muna yung problemahin niyo. Huwag yung Ling dahil napakasakit ko na ngayon. Three members are gonna fall down for the side of Vanguard. Fnatic Onyx PH, may 8 seconds before mag-Lord. Parang kaya nila makakuha ng inhibitor dito ah. The shred is real mula sa Fnatic Onyx Philippines even though hindi sinalo ni James Punks yung tatlong blade niya. He needed to back off Fernando on yung Brody and also the flicker in mula kay Der. Alam niya walang purify yung carry at that moment. Naabot nila si Luxionstein and now they are taking everything away from Vanguard Esports. Lahat ng jungle creeps, lahat ng towers and even the Lord. Kompleto na rin yung blood si Halbert on the Brody and may Haskell na rin si James Punk. Alam mo, sinasabi natin yung dalawang core si James Punk siya si Lee Goodkid masakit. Nakakalimutan natin si Kekito at naka-edit nga pala, no? Oo. So isa pa yung masakit. Sobrang sakit pala ng Fnatic Onyx PH and looking at the replay. Wow! Nakatakbo pa yung Ling tapos nag-purify dito and naabot ni Der yung carry. Ganda rin ng timing as in pagkawala ng CC immunity. Doon lumabas yung Daytona's welcome. Grabe yung Chain CC talaga ng Fnatic Onyx PH. May mga mistakes sila no early game tsaka mid game. Pero ngayon sinisigurado nila, nililinis nila bawat galaw nila eh. Grabe, may recall pa in between. Oo nga eh. Panis. Pero in fairness naman, yung recall naman sa dyan yun. Kasi nag-sync up sila ng wave. Tama. Ano nga no? Second door doon sa baba. Sabay-sabay ang kanilang mga minions. Makakuha ba sila doon sa taas? Nadedepensaan pa naman. Pero si Zaylen, ano ba yun na target? Nakakasa na nga yung hard guard dito. Pero hindi na tuloy. So wala na yung hard guard for Vanguard Esports. Wala na din yung tori nila sa baba. Nandiyan pa rin naman yung Lord. Anong plano ng Fnatic? Tutuloy ba nila dito sa middle lane? Reset. Wala si Kekidot. Ay, napitas pala doon si Kekidot. So kahit paano nadepensaan ng Vanguard Esports yung aggression na pinapakita ng Fnatic. Yeah. Ito yung advantage talaga ng Ling, yung split pressure.
even though may mobility yung Vanguard Esports, they can actually roam around the map. Meron din naman silang Angela. Hindi kasi ano, hindi kasi enough yung idea lang na habol-habulin din yung Ling, and hindi rin enough yung idea na parang hanap tayo ng pick offense sa side ng Fnatic Onyx Philippines, kasi kanina pa nila binabantayan yung Brody habang inahayaan lang nila mag-split push yung Ling. So essentially, for Vanguard Esports, the way to deal with this kind of strategy is kailangan mag-full commit talaga na may mapatay sila dito. To punish yung split pressure na ginagawa ni James Punks. Full commit eh, no? Parang ano lang talaga yung pick-off. Is it Ling or nothing eh? Oh, kasi habang pinapatagal nila na ganito yung status ng mapa, talagang masaya yung Fnatic Onyx Philippines na slowly pinupush nila yung mga lanes, hinahayaan nila yung Ling makapag-pressure. Oh. Kailangan nila makontrol yung equilibrium muna, tapos mag-full commit sila. Pero sa current state ng ating game ngayon, medyo mahirap nang gawin yun kasi essentially wala nang kaya tumapat dito kay Ling. Wala na nga talagang kaya. Parang pag ikaw pa ay nahiwalay, tas namataan ka ng Ling kahit sino ka man, ang sakit. Pwede maging ka sino ka man. Maging sino. Yan. Maging sino ka man pag nabantayan ka kasi ni James Punks, pwede kang maging non-existent eh. Oo, kaso hindi ganyan mahal eh. Galit siya sa'yo eh. Oo. May immortality na si Der. Naku, pwede na magpakamatay ito sa harap. Wala na tong baki si Der. Sakit! 1K per hit! Namat mo pa yon? Nakita mo ba yon? Oh, well, to be fair, 2K yon. Kasi pag ginamit mo yung Defiant Sword, automatic may basic attack yun eh. Ah. So pag nag-second skill ka, 2K yon. So 2K ka agad? Oh, sa hampas ng Ling. Oh, sa second skill lampas, 2K yon. Buti na lamang si James Banks, pinamalas lang niya sa minion, hindi sa grab. James na nga. Hinanaip. James Banks, auto backline, nag-temple sa Blade na nga. Hindi na tuloy yung Force Blade. Pero sige, ito yung unang makamatay. Nakaisa naman dito, etong si Lay Good Kid. That's gonna go on to Salem. Sakto naman yung Winter Truncheon just to delay. Ooh. Pero tutupan din naman si Chovy. Look at the Ling, look at the Ling! Look at the Ling! Gusto lamang tapusin ang laro. 1v1 with the Kai. Oh my goodness. Pero may hard guard. Oh, yung shield. Medyo yung shield. James oh, imo, Bainzel. May immortality pa rin naman. Bainzel ba? May light, may Winter Truncheon ba? Oh, Rose Gold! Lahat na binili! Oh my goodness! Oh my! Lynch Boy, Lynch Boy! Patay pa rin, patay pa rin. Ay, umabot! Pero si Lay Good Kid, buhay pa rin naman. Pwede makagawa ng potential outplay. Medyo malaking mishap na commit dito yung Fnatic Onyx Philippines. Pero nag-full commit din yung Vanguard Esports. Hindi nila kinahin damage shot mo ng carry. Alam niya, wala nang HP! Wala na ng skill! Walang ibang item dito yung carry. Pero Lay Good Kid, nakamaral siya ng Valentina. May emo, and na shot down dito yung Brody. Parang si Sanji, tsaka si Super Marco yung naglaban doon sa Gold Laner instead. Grabe, nagka-microhan yung mga player natin. Nagka-microhan, ang dami na nangyari. James Punks, ang dami ng binay in sale. Umabot pa rin yung final basic attack doon ni Kari. Pero kahit pa paano, Lay Good Kid, na-equalize niya yun dahil nawala siya, no? Luxion Stain sa mapa. Kaya naman Fnatic Onyx Page pa nga yung nakakalamang sa Lord Dance na to. Walang Kari, aabot si James Punks dito sa Lord. Pero ihintay na lang nila yung purple buff muna ni James Punks para masigurado yung Ling. But now they have to reset the equilibrium here for Vanguard Esports. Kailangan nilang kontrolin at i-push yung mga side lanes kasi again, may Ling sa game. May Ling sa game, oo, tama. Kinakailangan wala yung backdoor play potential kasi nakita natin muntik nang gawin ni James Punks. Buti na lamang isang hit na lang yung minion na kasama niya at nandun pa yung heart guard ready ikasa para kay Luxion Stain. Kaya naman na-out sa Stain nila si James Punks. Pero ito na yung sinasabi mo, nakasama na yung members ng Vanguard Esports. The map pressure na pinapakita ni James Fox doon sa bottom lane. Ang dedepensa dyan ay si Chuni. Angel na naman yan eh. Ang masakit dito, kakarolyo lang nung back siya. Ay, oo. Wala na siyang pangrolyo ngayon. And may Angel naman to defend. So hindi kailangan mag-rush ng Vanguard Esports sa bumalik. James Fox! In the middle lane, nakikita siya ni Valentina. Ay, pero kita din ni Chobi. Okay, so ambahan talaga, very close game. Kill scoreline 15-13, 18-19 minutes in. For the past two lords, ang nakakuha na ay Fnatic Onyx PH. Butas na ang base ng Vanguard Esports. At alam nila wala si Nick Stain, pati si Chuni, sa Lord Pit ngayon. Yeah, tamang kuha lang ng jungle resource dito si James Punks. Para makadagdag ng item na or gold na pwedeng pambili. Oh, yung Angela! Nag-flicker out! Oh!
James Banks. Oh, talagang binigyan niya. Oh, ulti. Ulti. Ginamit ang ulti. That's one member down. Oh my goodness, makamatay pa siya rito. It's Finch Boys. Oh, one hit na lang. Nakalabas pa ako dito, Vine Sword. Nakatakas pa nga dito si James Banks ng Vanguard Esports, forced to react doon. Do we go for a team fight? Nandiyan pa naman si Luxion Stain. All in, all in. Vanguard. Super MJ, nasa zone out Tony Chovy. Napakasakit na. Torn apart memory. Kasi sa kanya naman napapalayo ngayon ng Vanguard Esports. Bottom lane. Lumadaling. Bottom lane. Nandiyan si Nick Stain. But again, oh, good kid. Super MJ, Winter Touch on play. At na Earth Shatter pa nga dito. Immortality nandiyan. Oh my goodness. Pero pukong pa din naman. That's three members remaining for Vanguard. Wala lang Lord Lord, sabi ng Fnatic. Push na natin sa mid. James, 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 the split pressure on the Ling. Hinati niya yung mapa dito ng Vanguard Esports. Binalo niya yung CC Salem. Kinokontrol na dito. The damage is there. Torn apart memory dinapas na ng Brody. And there goes the Onward and Earth Shatter. Ling going inside the base of Vanguard Esports. And this might be it. Takari falls down. Fnatic Onyx Philippines will take game number one. Ilang beses na natin nakita si James Banks na nagling. Ilang beses na rin siya nagpasikat with the amazing plays. Grabe talaga si the man with the million moves. Hindi nga lang ma-pressure yung pinakita niya. Literal na pinatay niya yung nag-def doon si Chuni with the Angela. And wow, executing the Filipino Lord Dance to perfection. Suwabe. Suwabe yung paggamit ng Ling. Suwabe yung split pressure. Suwabe yung Lord Dance. Suwabe yung targeting. Oh. Suwabe yung game overall for Fnatic Onyx Philippines. Partida. Nauna pa yung ano, ha, yung Vanguard. Ha, na first blood nila si James Pack. And I believe it was also... sino ba yung isa pa nilang pinatay? Si Keke Dot. In control naman early game yung Vanguard. But again, sabi mo nga midnight, yung mid-game momentum na pwede mag-gain ng Fnatic Onyx ay na-achieve nila. A lot of credit din talaga goes to Lay Good Kid. That's a 915 KDA with this Brody. Wala akong pake kahit may carry kayo na may Angela. Kakayanin at kakayanin ko yan. Yeah, kakaiba yung pinakita rito ng mga players ng Fnatic Onyx Philippines. Nando naman yung idea ng composition ng Vanguard Esports. Gamit yung CC ni Nick Stain tas yung Angela ni Chuni. Pero again, it didn't matter pagdating ng late game kasi kahit yung dalawang yung hero na yun mismo nababaliw doon sa ginagawa ni Ling with the full damage build. And nakita natin kanina, even though napababa nila yung HP ng Ling, muntik pa nga mamatay si James Banks, because of the Hasklaw, nandoon yung ability ni James Banks na i-reset yung kanyang sarili, makakuha ng HP pabalik, and tuloy-tuloy niyang gawin yung split pressure laban dito sa Vanguard Esports. And looking at the damage, mas malaki pa nga yung damage na nilabas dito ni Lee Goodkid because of the torn apart memories during the team fights. Pero again, super important to note na itong 50k damage na ginagawa ni James Banks, mga solo, ano to? Solo damage to. Hindi ito yung nanggagaling sa team fight. Ito yung mga nagde-defend sa side lanes. Imagine mo, 50k yung tinanggap nila Chuni, nila Nick Stain. Ni Nick Stain lalo. napaka karumal-dumal. Madinanas na split pressure dito ng Vanguard Esports. Parang mas marami pang ano, tower damage mag-isa itong si James Banks kaysa sa combined tower damage ng buong Vanguard Esports pala. Grabe. Ang galing ni James Banks, no? Alam niyang hindi siya activated sa early game. So gumawa talaga siya ng paraan. Kumayod siya para maging effective. Pinaghirapan niya mabuti. Tama. Yung kanyang pag-split push. Kaya naman talagang nakahanap ng way ang Fnatic Onyx Philippines para ma-utilize yung kanilang Brody, Edith, Barat, Vexana sa mga team fight. Kasi laging may nawawala din sa side ng Vanguard Esports. Yeah. Then again, the MVP of our game is none other than the Brody. Ganda rin na kanyang positioning sa mga team fights. Yung damage output na pinapamana siya dito sa Vanguard Esports, yung mga torn apart memory, and yung mga crucial na piniflagera niya yung target niya para mapatay niya. Pasulong din talaga to sumugod eh. Item progression, inuna talaga niya yung physical penetration. Galit sa armor, sabi mo nga yung Brody. Tas galit sa damage din, nag-BOD pa. Galit sa damage, BOD, wala na muna ng DHS, BOD. Wala nang imo-imo, walang winchant-winchant. Direkta damage tayo. Oo, hindi siya natatakot. Again ha, wala silang Valentina, wala silang Angela. So in terms of healing, wala talaga sila. Matapang lang talaga sila yung Good Kid at tiwala kay Keke Dot at Der na bawat bato ng damage ni Vanguard Esports, sasaluhin at sasaluhin nila yun. Poprotektahan nila si Lay Good Kid. And clearly it worked kasi one time lang na shutdown itong si Lay Good Kid. Yep. At eto na yung mga moments na akala natin, ano eh. Akala natin, katapusan na lahat. Katapusan na ng Fnatic eh.
Fibligera niya yan. Bata sin sila good kit eh. Oh, Flick eh. First kill. Atay. Tapos ito na yung The Amazing Buy and Sell mula kay James Banks. Unfortunately, kinulang din talaga ng HP and sustain. Pero grabe si Legood Kid. Tapang! Ini-snipe niya yung carry. Ganda rin outplay nito yung Wendat Mansion. Super MJ. Buga. Akala mo si Sanji eh, no? Parang Sanji versus Super Marco. Pero Roger lang yung hero ni Super Marco. Ito rin. Sobrang lupit nito, men. O, tapos nakatakas pa. One more hit. Grabe! Grabe. Napakalinis. Hindi pala malinis. Napaka... Ganda. Hindi malinis, napakaganda lang. Kumbaga, nung biga yan na nakita natin mula sa dalawang team. It is perfect not because it's perfect, but because it's amazing. Sige na. Pwede na. Sige na nga. Medyo iba definition ko na perfect. Hindi ko din talaga alam. Pero I'm perfect, perfect eh. Nilaloko mo naman ako eh. Congratulations, Fnatic Onic PH10 match point.